Hello, kapamilya. Today, we are joined by a fast-rising T-pop act known for their hits, The Coconut Nut, Born to Win, Na Na Na, and most recently, Lagi, the nation's girl group, it's BINI. Hi, girls. Introduce yourselves, please. Mabuhay! Hi po, I'm BINI Sheena. Hi, everyone. I'm BINI Mika. I'm BINI Colet. I'm BINI Maloy. Hi, I'm BINI Stacy. This is BINI Gwen. Hi, I'm BINI Joanna, and hi po, I'm BINI Aya, and we are BINI! Hi girls! Okay, it's so nice to see you guys actually together, OT7, and Aya, you're from Cebu. You're in Cebu right now, right? Ay, hindi po, nasa house lang po. Nasa house? Okay, akala ko nasa bahay ka. But let's start first by talking about your milestones, no girls? Huge congrats dahil kaka 1 million streams lang ng Na sa Spotify. Yes, and also still part of the viral chart for a month already. Actually, 29 days sakto today. Na hindi umalis sa top 100 ng viral charts. Stacy, do you recall yung mga reaction nyo pag nakita nyo yung mga numbers na yon na after 9 months na ma-release ang Na, ganito pa rin yung performance niya? Grabe, grabe, grabe. Lagi po akong tambay sa TikTok and halos yung For You page ko po lahat. Na. Tapos andun yung mga caption nila na kapag nilike ni crush yung post mo. Na. Tapos nagugulat na lang po kami kasi trending po siya sa Twitter. Marami pong mga big stars na gumagawa ng na. Kaya nakakagulat po talaga yung numbers. And kailan lang po namin nalaman na 1 million streams na po siya sa Spotify. Kaya thank you so much po! Yes, congrats ladies. And Gwenny, sabi nga ni Stacy, viral sa TikTok ito palagi and big stars are doing it. Until today, may gumagawa pa rin ng mga dance challenge. Tingin mo bakit patok na patok ang Na? Feeling ko po it's because yung song din po is sobrang relatable. Parang kahit sino kaya siyang sayawin, kaya siyang kantahin. And ako personally po nagugulat po ako kasi iba't iba yung paggamit nila nung song, yung iba gumagawa ng may stories, yung iba sumasayo ng dance challenge. Nakakatawa lang po tingnan kasi sobrang nakakasakay lahat. And beyond TikTok at saka sa mga dance challenge online, no, naramdaman rin natin yan dun sa may recently sa Tugatog, everyone sang along to na. Sabi nga ni Mo, parang imposibleng hindi nyo alam, hindi nyo masasabayan tong song na ito, hindi ba, nung collaboration ninyo. And on my end, girls, alam nyo ba, sobrang goosebumps ako doon sa entrance ninyo. Kasi di ba parang may slowed version yung alamat ng na. Tapos parang may pa-tribute na dating eh. Kasi papasok kayo sa stage. Tapos humaharana sila. I was so happy to see you guys beaming coming out of the stage. Aya, ikaw, do you recall that moment na lumabas kayo sa stage and hiyawan yung mga tao sa Tugatog? Yes po, sobrang ang sarap sa feeling nung time na yun. Kasi po, super up close po kami with the supporters po. Hindi lang Blooms, kundi may mga, ang dami po mga alamat fans. Tapos, ayun po, while we were singing, we got to interact with them. Taya lang. Girls, baka pwede akong mag-request since we're celebrating this milestone of Na. Nat-aral nyo ba yung slow version ng chorus nito? Or hindi niyo na nagawa sa nung Tugatog? Nung na. Sorry po, Sir Miguel. Makikiulit. Nagka-problema lang po sa volume po. Oo. Sabi ko, baka pwede ko ma-request na kantahin niyo yung na chorus. Kung yung, ayun. Oo. Yung slow version ba na nagawa niyo na yan dati? Hindi po. First time po yun sa Tugatog po. Ah, sige, sige. Push kung ano yung pwede. Chorus. Okay, so 5, 6, 7, na natututo sa noon, sa nakaraan, nalimutan lahat sa'yo, pagdating sa'yo. Patigla ka na. Dati ayaw sumasayaw na. Thank you, girls. Ang saya. Ang sarap pakinggan ng OT8 together, na-complete. Speaking of together, Maloy, nakita kita sa may Tugatog, doon sa may performance yun ng Here With You when you were all together on stage with your Bloom. Naluluha ka, umiiyak ka. What was going through your mind?
Kasi po, nung pinapractice po namin yung Hear With You, yun po talaga yung na-envision namin pag pinapractice namin yun o kinakanta namin yun na soon kakantahin namin siya sa isang concert and nandun yung mga supporters namin, may mga taong nanonood sa amin and finally, makakanta na namin siya sa harap ng mga tao and parang nag-flashback lang po lahat po ng hard works po namin and lahat ng paghihirap namin. So, medyo naluha po ako. And yung fact po na kasama ko po yung girls, complete kami doon. So, sobrang sarap po sa feeling. That's why medyo teary-eye ang first zone. Teary-eye ang for the first zone. Sheena, I don't know if you remember, nung biniversary sa SM Skating, nung hinihintay pa lang tayong tawagin para lumabas, tinanong mo sa akin, Sir Miguel, may impact po ba talaga kami sa mga tao o puro linis lang kami? Naalala mo ba yung tanong mo sa akin? Basta yun, guys, si Sheena, tinanong niya ako kung may impact ba sa madla ang Bini o baka na-appreciate lang sila dahil sa linis nila sa pagsasayaw o sa pagkanta. Pero after Tugatog and BU, meron ka na bang sagot sa tanong na yun, Sheena? Opo. Anong sagot? May impact po pala kami. Opo. Paano mo nasabi? Sa dami na po ng concerts na pag-performan po namin, sa lahat po ng mga feedbacks po sa amin, I can say po na, opo, may impact po pala ang Bini. So thank you po dahil may impact kami. Eight impact. High fourth impact, girls. Ayan, nakasabi niyo sa P-Pop. P-pop con. And grabe rin yung impact niya sa BU. Kahit hindi P-pop fans karamihan doon dahil mga Rebel Loves yung mga yon, ramdam pa rin yung pagmamahal sa inyo. And you guys, six girls dedicated your performance of Lagi to Gwenny and Aya when you perform there. Napanood nyo ba, Gwen, Aya, yung dedication nila sa inyo? Opo. Napanood ko po, as in before pa sila mag-start, todoabang ako sa performance po nila. Kasi na-curious din po ako sa reaction ng mga tao kasi di din nila alam na di pala kompleto. Which is sad. Yeah, actually po. And actually before pa mag-start, nag-video call din kami ng girls. Tapos in onting chika lang and kinamusta nila kami. Pero ako po may mga nakita din akong clips sa yung mga sa blooms din galing. Doon lang po ako din. Nakikinood yung mga tinatag nila sa story, sa Twitter. Napapanood ko po sila. And slay. Guys, ano naramdaman nyo na nung sinabi ni Mika na dedicated sa inyong dalawa, yung Lagi? Yeah, go ahead. Sinabi ko din po, nung video call din po kami, sabi ko kay Joe, kung hindi mo kami isa-shoutout, magtatampo ako. So yun po, buti shoutout naman po. Buti shoutout. Tama yan. And in your absence, girls, kasi six lang kayo dun sa may BU concert. Joe, I understand last minute yung changes na yun, na hindi kasama si Gwen at saka si Aya. And you sang Aya's part sa Lagi, tama ba? Yes po. Ano yung challenges nun of adjusting yung pyesa ninyo at the last minute? Na kabisado nyo yung mga ganun. Yun po, nakakapraning po talaga. Actually, lahat po, si Nati Joves po, napansin po na na parang kabado daw po kami nung tech rehearsals po kasi parang hindi daw po, girls, hindi kayong umingiti. Anong meron sa inyo? So, nadadala po kami ng kaba po kasi a day before po nung concert, dun lang po kami nag-reblock. Tapos, hindi pa po yung whole day. Nung gabi lang po talaga. Tapos wala pa po si Mika nung blocking na yon. Kaya, butas pa rin kahit yung reblock namin 4-6 na pero butas pa rin siya kasi lima lang po kaming nakakapag-training po nun. Kinabukasan po nag-run lang kami sa dressing room tapos lito-lito pa po talaga kami. Wala pa po nun si Coach Mickey, si Coach Eden po yung kasama namin tapos after po nung block na umalis na rin po si Coach Eden. So parang tayo-tayo, kami-kami na lang po talagang girls yung kaya natin to girls, sige na. Pero nakakagulat po na nung mismong concert na wala po nagkamali sa blockings po kasi nung rehearsals ang dami pong mali talaga. Napansin ko rin yan, parang pulidong-pulido pa rin kayo kahit anim lang kayo sa stage na yon. Talagang nairaos nyo. Mika, ganun din sa iyo. No? I noticed you sang the rap part of Aya sa Nanana, if I remember yung correctly. Verse po, yung verse, yeah. Ano yung proseso doon? How do you redistribute yung lines? Halimbawang may nawawalang member? Actually po, nalaman ko lang po nung day itself ng concert.
na yun po yung parts ko na nalipat sa akin. Kasi yun nga po, wala po si Gwen, wala po si Ate Aya. So parang buti na lang, we're very familiar with our song. So ginawa na lang po ni Coach Red, ginawa niya pong nearest sa blockings para mas madali po siyang i-shift yung travel po, kaya po napunta po sa akin. At may experience mo naman, Mika, ano, for a while na wala ka rin sa mga live performances nyo dahil nag-ease into her mode ka at ngayon ikaw naman ang sumalo sa mga... Opo. Ayan. Colet, sa may BU, nabanggit ko nga kanina, no, Rebel Loves, karamihan ng mga nanood. Pero grabe yung pagtanggap sa inyo. People are still singing along to your songs and grabe yung cheer sa inyo. Does that boost your confidence as a performer, Colet? Ay, opo. Kasi syempre po nung kami, iniisip pa lang namin na iba yung crowd namin. Hindi talaga kami kilala. Parang lahat sa kanila hindi kami kilala. So, yun po yung laging namin iniisip na, aside sa blockings po talaga, yun po talaga. Pero nung, syempre po nauna po sa amin yung Red Velvet. So, parang iniisip namin, baka pag after ng Red Velvet, uuwi na po silang lahat. Uuwi na silang lahat or hindi na po sila mag-cheer kasi nga hindi po kami kilala. Pero nung lumabas po kami, grabe po talaga. Parang, ano, tsini-cheer talaga nila kasi alam nilang, ano, Pilipino kaming lahat na nandun. And tsini-cheer talaga nila yung P-pop. And ang saya po ng lahat po ng, kasi meron po kaming nakikita sa internet, sa Twitter na parang, anong mga kanta ng BINI, manonood ako ng BU, gusto ko ma-familiarize yung mga songs nila. So ayun po nung kinanta po namin yung mga songs namin. Alam po nila. So, ang saya po. Saya nga. Sayang hindi ako nakapunta in person. But I was supporting you guys from ano Twitter. San pa nga ba manonood? Ano? Guys, at this point, meron tayong true or false na gagawin. Okay? Isa-isahin ko kayo. Just say true or false. And then may follow-up question ako sa inyo. Game? Ayan, sige. Ulitin ko. Ayan, nakuha nyo ba? True or false? Yes po. Alrighty. Sige, Sheena, start tayo sa'yo. Sheena, true or false? Masarap mag-bake ng cookies si Ate Aya at si Ate Maloy mo? Hindi po. False. Bakit ang ready naman ang sagot mo? Sorry. Grabe. Ang honest. Sorry. Honesty. Sheena, in relation to that, ano, nakita ko yung dynamics ninyo as a group and ikaw bunso and then you have your ates including si Aya at si Ate Maloy mo. Ano yung dynamics nyo? Halimbawa, how does that affect your relationship as a group na ikaw ang bunso at may mga ate ka? Sumusunod ka ba sa kanila? May mga ganun ba? Siyempre naman po, as the bunso po, I need to be respectful po to my ates. Who's that? Opo. Siyempre po, respeto po yun, lalo na po kay Ate Jo na isa rin sa bunso line, pero leader. I'm serious. Pero leader. And feeling ko po, siguro po good thing po na hindi po super big ng age gaps namin. Like 1 year, 2 year, kami nata, 3 years. Medyo ano. Pero okay naman po, nasa same generation pa rin po kami. So hindi po siya mahirap. Yan po. Kumbaga mag-provide. Kapag kukuha po ng order, siya po taga-kuha. Ah, responsible. Ah, dahil nautusan. Bunso po. Pag bunso siya po yung gagalaw dapat. Tama yan. Sorry, she. Kailangan gumalaw ng mga bunso. And speaking of your ata naman, Aya, true or false? Bilang pageant titleist, mas madaling maging beauty queen kaysa maging P-pop idol. Ay! False po. Sobrang hirap po maging P-pop idol po. Kasi holistic po kasi yung training niya. Hindi lang singing, meron din dancing. Tapos hindi lang din dyan po, kailangan trained ka din. Like sa mga ganito, interviews, how to interact with other people po. So all around po talaga. All around. So how would you compare the experience, Aya? Pagiging beauty queen at pagiging P-pop idol? Siguro sa P-pop world po, yung mga tao po kasi very meticulous sila when it comes to talent. Like, very, tinitingnan nila talaga nila yung galaw ni po, galaw kung paano sumayaw, paano kumanta, mag-rap, ganun po. Mas focus sila sa aspect na ganun po. Whereas, for me sa pageantry, I mean,
po. Pero hindi po kasi na sa pageantry sumasayaw ka, kumakanta lagi po. Yes. So yun po, yung difference. Thank you. Thank you, Aya. And let's go to another beauty queen. Ano? Stacey, true or false? In 2018, you were supposed to join an international pageant pero mas pinili mong pumasok sa Star Hunt Academy. True. Okay. Sige, ano yung story doon and follow-up, do you have any regrets? Nung di ka po sure kung 14 ako. 14 years old po ako, sumali po ako sa pageant dito po sa QC. Yung parang Miss Teen Philippines. And nanalo po ako for Miss Teen, parang USA ano, version, ganon. So that time po kasi, after nun, while waiting po sa mga process, ganun, nag-audition na po ako for PBB. Tapos ayun, sobrang dami ko na pong callbacks. So humihingi po ako lagi kay Lord ng side kung ano bang pipiliin ko, kung yung Star Hunt ba or yung pageant. Mas pinili ko po ang Star Hunt. And I'm very grateful na BINI po ako ngayon kasi ang dami pong milestone ng BINI. So no regrets? Yes, no regrets po. Okay, thank you, Stacey. Gwen, ikaw similarly, true or false, mas challenging maging PBB housemate kaysa maging P-pop idol? Mas mahirap maging housemate po? True or false, mas mahirap maging housemate kaysa maging P-pop idol? Hello? Parang mahirap na masagutin yun. Pero sa ngayon, false. Kasi okay. Parang sobrang hirap yung training po kasi namin dito as in everyday. Eh yung stay po namin sa PBB house is limited lang. Though maraming challenges, pero dito po kasi as in everyday training and habang buhay. Habang buhay. Everyday may task. Yeah, parang everyday may task talaga. And yun po, sobrang dami ginagawa in terms of talents and sa maraming bagay po. Eh parang never-ending tasks from Kuya. Oh, pero fulfilling naman, Gwen, ang never-ending yes. tasks. Opo, and I'm very grateful naman po na nanggaling din akong PBB. Tapos from PBB, dito ako napunta. And nahasa po yung talent po. Yes, both you and Bunso. Ano. Alright, thank you, Gwen. Mika, true or false, acting is something you would like to keep pursuing? True, kasi feeling ko it's something that I can use rin sa pag-perform. Kasi acting, you know, how to express your emotions better, whether it be like sa movies, teleserye, or also as a P-pop idol. Kasi when you perform, diba, you sing songs and in those songs there are emotions. So very useful rin po yung acting in the future. Congrats, Mika, on the glowing feedback your performances, Ellen. Also, please enter her. Yeah, yung follow up ko naman is how did that experience change you being part of that series? Feeling ko po, the experience changed me a lot because I learned a lot from different people. Kasi, di ba, dati isolated lang kaming BINI, di po kami nakakalabas. So, when I was given this opportunity to meet other people who have different beliefs, ang dami ko rin po natutunan sa environment na yon, and ang dami ko rin natutunan sa acting and yun po, I'm very grateful and siguro yung natutunan ko rin is umiyak kasi usually dito sa BINI hindi po ako umiiyak agad, so parang yun, natutuwa akong mag-vent out doon sa acting kasi ang dami pong iyak scenes ni Elle. Ang alam, thank you Mika, ang alam kong iyakin ay si Aya usually, tama ba? Yes, and thank you, Mika. Joanna, ikaw naman. True or false, dati kang naging bully sa isang teleserye at ang target mo ay si Marga Mondragon. Kinabahan ako. Akala ko in real life. True po. Yes po. Okay. Sige. Take us back to that. Kade ng ginto, Joanna, bago ka naging si leader, Master Jo, ano, isa ka muna sa classmates ng mga Mondragon sisters. What can you tell us about that experience? Yung experience naman nun po, saglit lang po yun siguro, pinatry lang din po ako ni Mami kasi mahirap po siya, lalo na weekends po yung taping. So imbis na nagpapahinga po ako from school at gumagawa ng homeworks, nasa taping po ako whole day from 3 a.m. to 3 a.m. ulit po ng umaga. Tapos ayun po, feeling ko
wala po, nakakagain lang ng self-confidence po, lalo na may mga comments po ako nababasa ngayon na para sinasabi na, ay, ikaw pala yun, gano'n. Though may mga bashers po na sabi, mukha ka lang naman paan ni Marga, gano'n. Wow! Opo! Ayun, pero masaya po siya, masaya talaga, lalo na dati, syempre, alam mo yung sabik na sabik ko makakita ng artista, tapos ngayon nakakasama na po namin sina Francine, sina Andrea Brillante, so yun po, masaya experience po. Lumilevel. Ay, oo nga, Jo, may memorable line ka ba na pwede mong bitawan na, kunyari may kumukot siya sa bini, pagtanggol mo kami. Kung natatandaan mo lang, Jo. Ah, nakalimutan daw. Ah, sige. Ah, sige, pag maalala ni Jo later. Alright, thank you, Jo. Thank you. Ito naman, to real life school naman tayo. Maloy, true or false? Sa school, consistent honor student ka, pero nag-extracurricular activities ka pa rin na time mong clubs. True or false? True. So, I imagine sobrang busy ng schedule mo bilang estudyante noon na nag-aaral ka for academics and at the same time marami kang ginagawa for your extracurricular activities. Paano mo nakakompare ang schedule mo bilang isang bini at schedule bilang isang estudyante? Parehas po sila na actually mas grabe po ang bini. Dati po kasi syempre nag-aaral lang po and pini ko yung extracurricular activities po na ginagawa ko nun is hindi naman sobrang as in na ma-feel mo siya kasi parang nag-sports din po ako, theater club, pero dito po talaga sabi na as in ang daming segue, pero syempre thankful po ako doon kasi natuto po ako na mag-handle po ng mga bagay-bagay and na-manage ko po yung time ko sa sarili, sa family, sa friends, and of course, sa Beanie Girls. Time management queen, si Maloy. Yeah. Thanks, Maloy. Colet, ikaw naman, true or false? Mayroon kang kantang isinulat na hindi pa naririnig ng Blooms. True po. Ay, parang narinig na po nila at pinapasample po kasi ako lang. Pinapasample ka palagi. Oh, but Colet, bilang isang composer, ano yung joy or fulfillment pagka meron kang kanta na nailuluwal mo, ano? Na narinig ng maraming tao? Hindi pa naman po ako gano'ng kagaling. Pero pag nakakatapos po ako ng kanta, lalo na po na parang na-stop ko po siya ng ilang years, tapos tatapusin ko po ng ngayong year lang, kunwari. Ay, sobra pong, lagi na-LSS po ako sa sarili ko pong kanta pag natapos ko po siya. Ganun po yung feels po ako. Tapos pinaparinig ko po sa mga ati ko o pinapalinig ko miss na kay Joanna. Jo, may ano ako, may pinarinig ko sa'yo. Yun po. Okay. I hope we hear more of your songs, Colet, ano? I think po. Opo. May marinig ba kami? Nakanta mo pa? Meron. Okay, sige. Ano? Ay, sample ko po. Ay, kung gusto mo lang naman, hindi ko. Pero... Ay, hindi po. Ay, akala ko po sabi niyo po yung sample ko. Ay, In the future. Sana ma-check pa namin. Thank you, Colet. And ngayon, at this point, ladies, I'm going to ask a question and I'd like each of you to answer. Same question ito lahat. Magsisimula tayo kay Maloy, Stacy, Gwen, Joanna, and then Sheena, Mika, Colet, and then si Madam Aya na nasa kanyang bahay. Game, tapos paikot ulit tayo. Push. Okay, game. Sige. Start with Maloy. Choice of social media platform. TikTok, Twitter, Instagram, Kumu, or Facebook. Go. Messenger po. Stacy. TikTok. Gwen. Twitter. Mm-hmm. Jo. Instagram. TikTok. Twitter po. Instagram po. Okay, all right. Sige, next. Your favorite choreography of a Bini song na original na sa inyo. Favorite choreography? Let's start with Maloy. Go. Coconut po. The coconut knot. Uh-huh. Golden arrow. Ano po? Golden arrow po. Lagi. Golden arrow. Ulo. Be who you are po. Hanapin ko yan. Aya.
Born to Win Tugatog version po. Ah, powerful din yun. Powerful, yeah. Sige. Next, your favorite BINI cover performance. Hindi nyo kanta pero na-perform nyo na. Maloy, go. Kahit na. Kahit na. Okay. In and Out. Sa Iyo. Unbound. Sa Iyo. Kahit na. Unbound po. Impossible. Sorry, Aya. Medyo choppy. Again, Aya. Impossible po. Impossible. Yeah, okay. Copy. Next. Maloy, your favorite BGYO song? Go. Hello? Hello? Kundiman! Kundiman! Okay, okay. You're the baddest of them all. Check. Kundiman. Alright. Mahal na kita. Kundiman. Kundiman. Rocketman po. Rocketman. Rocketman din. Matangkas na po. Ano yun? Bakit tumatawa si Joe? Ano? Batangas daw po yung favorite niya. Chappie po si Aya, Chappie. Oh, sabi niya, ano raw, Rocketman. Alright, next. Ito katuwaan lang, girls. Ha. Katuwaan lang ito. Magkaiba ang message ng pitapat at saka ng lagi. Contradict po siya, no? Correct. So ngayon, Maloy, which currently speaks to you? Ano ang tumatama sa puso mo? Pitapat or lagi? Go. Lagi. Kapit lang. Lagi. Lagi po. Lagi po. Lagi po. Lagi. Pitapat. Uy! Uy! Pitapat talaga akin. Kapit lang. Lagi po. Latest single po kasi. Born to Win Japanese version daw po. Oh, madamaya. Kaya bahasa version. Time po. Laging pitapat. Wow. Okay. Sige, may entry din si Aya. Alright, next. Tinaguri ang Trinity of Kilig Songs ng BINI ang nanana, kinikilig, at saka lagi. Ano ang kilig song mo? Maloy, go. Kinikilig. Kinikilig din. Nanana. Confused ka? Kinikilig po. Lagi. Kinikilig. Kinikilig po. Ayun, nanana. Kig. Kig. Kig lang na po, kig. 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 For the luck. Thank you, Ayo. Nakuha namin yung kinikilig. I'm surprised na maraming kinikilig sa inyo. Ah. Okay, next. Ano? Sige. Ito naman, you will talk about the person next to you. Okay, so Aya, ikaw, you will talk about Maloy. Maloy, ano ang biggest strength as a person or as a performer ng taong katabi mo or kasunod mo? Biggest strength as a person or as a performer ng taong katabi mo? Ano, si Staku is yung ano niya, yung flow niya ng rap. Gusto ko yung flow ng rap ni Staku. So feeling ko yun yung biggest strength niya. Just ignore the bad energy. Nobody can stop because it's all lost. Okay na. That's enough, Staku. Okay, thank you. Hey, sigo. For Gwen. Si Gwen naman po yung facial expression niya po. Sobrang ganda po ng facial expression niya and yung stage presence. Parang kapag sa ano lang, parang ganun lang siya, lonely, sad girl. Pero pag sa stage, she will kill the stage. Sad girl daw. Okay. Sa akin po, katabi ko po si Stacy. Si Stacy po. Hindi, kumahal namin to si Joe. Si Joe, sa kanya is yung power ng boses niya. As in, pati yung range ng boses niya. Kasi sobrang, parang infinite yung taas ng boses niya for me. Parang sobrang lawak masyado. Yun yung, ano, sa kanya. Yun sa'yo, be. Ako po, si She, yung charisma niya po pag nagsasayaw.
Yes. CH, bukas na po yung iba. And yung charisma niya po, sobrang charismatic ni Shee pag sumasayaw talaga. I agree. Yes. Sa akin po yung aura ni Mix. I'm sorry, aura. Oh, spell aura. Aura. O-R-A. Basta gets namin. Opo, yung aura ni Mix, it's different eh. It's giving. Si Ate Colet naman, she always pushes through na makakanta niya po lahat ng parang, I mean, perfect. As in yung stamina mo, like, no, the way na mabalance mo yung vocals and yung pagsayaw. Salamat po. Kay Aya po, yung presence niya po, pag nasa stage siya, ang ganda niya po talaga. Original visual po yan. Ang ganda po talaga. Okay. Choppy na yan. Choppy. Ayun. Rinig po ba? Oo, rinig ka. Maloy po. Well, yung vocals niya, ano ko ba? And yung stability ng pagkanta niya, kahit super high notes po, pero kuha po niya. Sana all. Alright, got that, girls. And another round, pabalik naman. Aya, I'm going to Colet, Colet going to Mika, and so on. Kailan ka naging pinaka-proud sa taong kasunod mo? Kasi alam ko naman tinatry niya yung best po every day. And yes, yung gusto ko din kay Colet is lumalaban po siya. Like kahit may mga, kahit every day hindi man positive nangyari, negative, ganun po. Pero lumalaban po siya. And yun yung gusto ko sa kanya. Alright, thank you. Colet, kailan ka naging pinaka-proud kay Mika? Ay, ako po everyday din po. Yung pagising po lang po sa umaga para mag-training. Proud na po kay Mika. Apo. Kasi si Mix po sobra pong antukin. And pag Mix gising na, babango na po yun si Mix. So, ang aga mo nga nang gising kanina, hindi na kasi nakita sa kama mo. Ay, yun po. Okay. Si Sheena, pag nakita kita. Hindi. Naalala ko yung time nung nasa Dubai kami, yung nag-iyakan. Siguro yun yung time na, lagi naman ako proud kay Sheena, pero yun yung time na parang shocks. Sobrang proud talaga ako kay Sheena. Parang may realization akong ganun kasi daming pinagdaanan ng baby namin. And yeah, we're so grateful na nandito pa rin siya hanggang ngayon. Okay. Kay Ate Jo, everyday din po kasi hindi ko alam talaga paano niya na kayang maging leader. I mean, ano siya, nasa bunso line siya, tapos ano siya, katropa namin yan, nista ko, alam mo yun, parang funny, pero grabe siya mag-lead. She's super mature for her age and siya talaga yung leader ng BINI. I can't imagine na iba yung leader. Hindi kita ma-imagine maging leader. It fits Ate Jo. She was born to be the leader for BINI. Born to be wild. Sa kabila. Okay. So, ako po kay Gwen. Si Gwen po kasi may time na, feeling ko last month po, sunod-sunod yung Viber messages niya po. Tapos sabi niya, Jo, paano ba ganito? Paano ba mag-invest sa ganun? Basta, ano ba yun? Ayun! Kasi, knowing Gwen po, wala po talaga siyang pakialam pa po sa mga ganyan. Pero, yun, meron na siya napupundar for herself. Ayun. Congrats, B. Hindi ka na puro, online shopping. Oh, hindi. I will defend myself. Wow. Ako po, kay Stacy, I'm proud of her every day. Umiiyak na siya. Kasi po, si Stacy po, only child po siya ni Tita Ivy, a Queen Ivy. And for me, proud ako sa kanya na natutunan niya maging independent dito. And for me, as person din na nakaka-relate, hindi madali yung biglang magiging independent ka in a snap dito sa BINI journey niya. Kaya ayun po, I'm proud of her every day. Yes, pero hindi pa po ako marunong tumawid. Kay Ate Maloy naman, yan, super proud ako kay Ate Maloy kasi
kilala siya bilang ano, mga high note girl. Yung parang marami talaga siyang high notes and mga kulot. And wala lang, kapag naririnig ko si Ate Manoy, kapag namamalat siya gano'n, pinupush niya pa rin yung sarili niya kahit alam niyang kinabukasan mawawalan siya ng boses. Lagi siyang may daladalang parang pampawala ng malat. So ayun, kahit alam niyang nakakasira ng boses yung laging ni-reach yung high note, ginagawa niya. Pero inaalagaan niya naman yung boses niya para kinabukasan maging maayos. And for the BINI, thank you. Grabe yung kinabukasan, be. Kay Ate Aya naman, yung pinaka-proud, syempre everyday din, katulad ng ibang girls, pero pinaka-proud ako sa kanya nung time na, as in, araw-araw, nasa, nung nag-train, siguro 2020, lagi siyang nasa training area kasi alam niya, aware siya na kailangan niya talagang humabol sa amin kasi syempre a lot of you are aware na si Ate Aya is late na pumasok sa BINI. So hindi ko lang sinasabi sa kanya nun, pero as in proud talaga ako sa kanya nun kasi nakikita ko yung efforts niya na magganta, na as in mag-practice kumanta, practice sumayaw. Diba? Kahit na mag-isa lang siyang sumasayaw doon, mag-isa siyang sumasayaw, mag-isa nag-workout, nag-push through siya para hindi siya malate sa amin. So, yes, Ate Aya, I'm so proud of you every day since then. Ako naman, proud ako sa inyo, lagi-lagi. Kasi, alam ko kung gaano kayo ka-busy sa schedule ninyo, but you always find a way to make your blooms happy. Kahit through Kumu lang, how you interact with them, minsan sasagot kayo sa mga tweets nila. At si Colet, alam ko meron ka rin, di ba, paalala sa kanila. Yung mga ganyang mga bagay, magandang nagko-connect kayo sa mga tao nagmamahal sa inyo. So I'm proud of you guys for always doing that for your blooms. Okay, last round tayo. Last round, mabilisan to ah. Maloy, starting with Maloy again. Give one word to describe your second album. It's like you're eating sinigang with bagoong. Eh, ano ba? Unexpected. Yeah. Okay. It's giving. Pop in. Chowking super sangkap halo-halo. Oh. Slade. Complicated. Ano po ganun? Boom. Mind blown. Dapat balwel na sa boom. Gawaya. Ate Aya. Tango, different. Different. Okay. Alright. Guys, I'm looking forward to your second album. Pero at the start of this little chat, ano, I introduced you guys as the Nation's Girl Group. Yun na yung taguri sa inyo ngayon. Whenever you're introduced, pati sa may upcoming cook gig ninyo, ano, Nation's Girl Group ang tawag sa inyo. Joe, bilang leader, how do you intend to live up to that expectation na kayo ang Nation's Girl Group? Alam niyo po, Sir Miguel, sa totoo lang, hindi pa rin po kami sanay pag tinatawag Nation's Girl Group. Napapaano pa rin kami, uy, oo nga, seryoso na pala to. Parang Nation's Girl Group na yung tawag sa atin. Kasi, halimbawa, Mowa Arena, hindi siya joke na place. Sobrang laking ano niya, tapos puno, tapos tatawagin kaming Nation's Girl Group. And ayun po, feeling ko, mas maganda rin na hindi namin pinapasok sa isip namin na Nation's Girl Group tayo, Nation's Girl Group tayo. Mas maganda na ginagawa namin yun kung ano talaga yung ginagawa namin. Kasi hindi naman kami bibigyan ng ganong title kung di naman po namin deserve. So, yun po, nagiging kami lang kami kung paano ba talaga yung BINI. Hindi namin ginagawa to para lang, uy, kailangan natin gawin yan kasi Nation's Girl Group tayo. Hindi po ganun. So, ganito po talaga. Wala man sa amin yung title na yun or nasa amin, ganito po mag-perform ang BINI. Aw, so proud of you girls. Okay, to close this interview, guys, bilang latest single niyo ang lagi. At congrats dahil viral pa rin siya sa Spotify, sa top 50, ano. Grabe yung performance itong lagi. Baka pwedeng maka-request ng sample lang ng chorus to close our interview. Five, six, seven, go.
Dami nang umaawi, umaawit mula kusina hanggang sa sala, lagi-lagi, lagi nang napapasabi, mahal kita mula umaga, mukhang malala na hanggang gabi pauwi, at bago matulog ng mahinding, naiisip kita lagi-lagi, 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 lagi-lagi. Okay, girls, thank you so much. I had so much fun getting to know you more at finally nakausap ko na kayo bilang isa sa inyong mga tagahanga. And always rooting for you, girls. See you next time. Thank you po.